Alas 3 ng madaling araw, kanina nagsimula nang mawala ng tubig ang mga residente ng barangay 165 dyan po sa Caloocan. Pero naroon po kasama natin si Maris Umali. Maris, kamusta sila? Nakapag-ipon ba yung ating mga kababayan dyan? Oh yes, nakapag-ipon na yung mga residente rito sa Barangay 165 at nandito pa nga rin tayo sa Barangay 165 sa Caloocan City dahil ito yung isa sa mga pinakamalaking barangay sa buong lungsod. Merong 12,000 na population dito at kaya tayo rin dito pumunta dahil isa ito sa mga lugar na unang makakaranas ng malawakang water interruption. Pero linawin lang natin, yung inakalang 3 a.m. kanina na mawawalan sila ng tubig, eh bukas pa yon. So, ang kagandahan lang dito, mas marami pa silang, mas mahaba pa yung kanilang panahon na makakapag-ipon ng tubig dahil nga dito particular sa 165, barangay 165, ay mahaba talaga yung oras ng water interruption nila mula 3 a.m. hanggang 10 p.m. So ngayon ay papasok tayo dito sa bahay ni Nanay Eva para tanungin natin kung kumusta ba yung kanilang paghahanda ng mga tubig no para sa inaasahang malawakang water interruption. Magandang umaga po, Nanay Eva Socho. Good morning po. Oo. Paano po kayo naapektuhan ng itong malawakang water interruption na inaasahan po dito sa inyong lugar, lalo pa na meron kayong negosyong pagyayelo o ice tubig? Ay, malaki po ang epekto kung mawalan po ng tubig kasi tulad ko po, nagtitinda po ka ng ice tubig, yelo, at saka po mineral. Mm-hmm. Eh, pag wala pong tubig, bawas po ang kita. Okay. And syempre, kailangan maghanda na. So, paano nyo po ba pinaghandaan itong malawakang water interruption na ito? Kasi dito, particular sa 165, mula 3 a.m. daw hanggang 10 p.m., mahaba po talagang oras yun. Opo. Eh, kagabi po, nung malaman ko, nag-ipon na po ako, tsaka naggawa na po ako ng pangtinda kong pang ice tubig, tsaka yelo. Mm. Ganun na rin po yung panligo, pansae. Mm-hmm. Alright, so ipakita lang po natin no, yung paghahandang ginawa ni Nanay Eva. Katulad po nito, nandiyan na po yung mga ice tubig. Sa ngayon po ba, sapat na po itong naipon nyong yan para dun sa mga dami ng mga bumibili sa inyo, lalo medyo mainit pa rin ang panahon ngayon kahit na po Oktubre na. Kung hindi naman po matatagalan, okay lang naman po. Pero kung matatagalan po, apektado po talaga. Okay. So ito po, makikita ninyo, nandito yung tubig na inipon niya. Hanggang dito po sa loob ng CR, papakita ko lang po, nakapag-ipon na rin po si Nanay Eva para masiguro na hindi po siya maubusan. Pero para naman po, bigyan tayo ng detalye pa, no? Kaugnay po dun sa inaasahang water interruption. Makasama naman po natin ngayon ang tagapagsalita po ng Maynila, si Ma'am Grace Laksa. Good morning po, Ma'am Grace. Good morning, Maris, at good morning po sa inyong lahat dyan sa studio at sa lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood. Good morning po. Oo, thank you, Mama, sa pag-guest niyo po sa atin sa unang hirit. Una po sa lahat, hanggang kailan po ba inaasahan tong water interruption? Kasi may mga reports po na hanggang 2020? Oh, ganito mo. Wala pa po tayong definite period kung kailan po ito matatapos. Kasi pinapataas po natin ang antas ng level ng anggat at ng ipo. Kasi sa kasalukuyan, 186. So, kailangan pa natin ang level ay 212 meters para po makasiguro tayo na may gagamitin tayo hanggang summer season. Malayo pa ho yun. Oo, kailangan natin ng ilang bagyo para mapuno natin ang dam. So, posible talaga umabot ng 2020? Pwede, pwede. Kaya kailangan po natin, ito ay sama-sama nating effort na i-preserve yung pong tubig na nasa dam ngayon. Kaya po natin itong ginagawa. Pinaghahandaan po natin ito, Ms. Maris. Ma'am, yung sa Maynilad na customers, ang sinasabi mula 6 hanggang 19 hours, bakit po ganun kahaba at ang laki ng discrepancy? Yung iba 6 hours lang, yung iba 19 hours na mawawala ng tubig. Bakit po? Oo, kasi gusto ko ipaliwanag. Ano? Kaya po ito iba-iba. Kasi ang ating pong lokasyon sa ating pong mga kabahayan, minsan meron tayong mga areas na matataas. At nalalayo po ito sa mga pumping at mga reservoir natin. So, ito po yun, iba-iba. Nagkakaiba-iba dahil nga mas po mataas, ganun. Mas mahabang oras. Mas mahabang na oras. Oo, kasi mas mahirap yung pag-akyat. Tapos so yung itatravel po ng tubig kung ito po ay malayo sa ating mga reservoir. At dahil nga po inevitable na po yung pagkawala ng tubig, dahil nga po mababa pa yung level ng anggat tsaka ng ipo dam. Turuan nyo na lang po kami, paano po ba tayo mag-iimbak ng tubig na talagang masisiguro natin na magiging malinis pa rin kahit na naka-imbak siya? Oo. Tama po yung ginagawa ni Aling Eva, na no? Naglagay po siya, nag-prepare po siya ng mga tubig
dito sa mga picture, pero siguraduhin po natin na ito ay malinis. Hinugasan po natin at siguraduhin po natin na may takip para po maiwasan ng contamination o kung ano po man ang dadapo. Yan o, tama po yan ang ginagawa ninyo. Ito yun. Dapat lagyan na rin. Yan po. Pagka pinuno po yan, lagyan po. Tapos po, kailangan i-store po yan sa hindi po naaarawan na lugar. Tama po yung nandito siya kasi po, pagka nasa labas at naka-expose, pwede po siya makontaminate. May mga bacteria. At yung araw po, eh, isang magandang factor yun para mag, alam nyo po, dadami yung mga bacteria. So, mas maganda po na nandito sa loob, nakatakip. Tapos po yung mga pampaligo po, gusto natin pong i-emphasize, ano, ang iipunin lamang po natin ay sapat sa buong araw. Yung pong pinapangangailangan lamang po yun. Huwag mag-over naipon. Stock. Opo, huwag po. Bigyan po natin ng pagkakataon ng ating po mga kababayan na makapag-ipon naman po sila. So kung dun sa inyo eh, meron pong tubig, sa ngayon po, meron pa ho. So mag-ipon po sila yung sasapat lamang kung ilan po kayo sa miyembro ng pamilya at kayo po ay may negosyo ng yelo, maglagay na po kayo, tama po itong ginagawa ninyo. Ilagay nyo po dito sa loob ng bahay, siguraduhin nyo pong may takip at malinis, sinugasan po yung loob, sinabon, disinfect. Yan po yon. Everyday po, ganun po ang mangyayari. So, tama po. Maganda yung paghahandaan po natin. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Grace Laksa, sa impormasyon na binigay niyo po sa amin. I'm sure marami po natutunan ng ating mga viewers. At pati na rin si Ma'am Eva na meron po negosyong pagtutubig. Mamaya po, mga kapuso, ay mamimigay po tayo ng potable water sa mga residente rito sa Barangay 165 para katulong naman dun sa kanilang mararanasang water interruption. So, babalik po tayo. At balik muna sa iyo, Igan. Ay, maraming salamat, Marie Zumali.